Good evening, Tita. Good evening po, Pastor. Kamusta kayo? Mabuti naman po. I text Pastor Norbert because one of the ladies who was attending the senior group before, dahil sa naka-wheelchair siya, matagal siyang hindi nagpupunta dyan, but Roman Catholic ito, pero she's educated, very nice lady, sweet. Ano siya masyado sa Diyos, you know? Nandyan siya sa malapit sa St. Vincent Hospital. And tinawagan niya ako kahapon, matagal nang hindi nag-attend. Gusto raw niya mag-attend sa November, sa Sunday. Sunday, yeah. So, I text Pastor Norbert para pwede siguro niyang pick-upin on Sunday. Gustong-gusto niya mag-attend sa Sunday, Pastor. Pero wala pang response si Pastor Norbert, probably. Nasa trabaho pa siya. Yeah. And I also called Pastor Arturo and his wife. Sabing ganyan, they will pray about it dahil sa, alam mo na, Pastor, ang senior, napakaingat sa COVID-19. Sabi ko, we observe social distancing, etc., etc. Sabi ganyan, they will pray about it. Gusto daw nila, pero matakot sa COVID. Ako, talaga naman pong masabuti na yung mag-ingat. At, oo nga, Pastor. Ang sistema natin ay kung sino lang yung kampante na pumunta, if you don't feel like going, eh mas mabuti na nga na magstay na lang sa bahay kasi syempre hindi natin pero God will protect us for sure. Yes. Sabi nga ng kapatid ko, Pastor, may kapatid ako dito, brother. Apo. Sabi ko, ano ba yung sinabi ko sa kanya? Sabi ko, itong coming year, sabi ko, mas grabe daw ang sitwasyon natin dahil sa COVID-19 will be even worse yung second wave. Ang sagot niya sa akin, Pastor, Apo. Manang, huwag kang matakot. We are servants of God. We have God's protection. God is with us. Sabi ganyan niya sa akin, which is true naman. Very true. I'm glad that he has that spirit. Kasi po, we need to strike a balance doon po sa, what do you call this? We need to strike a balance doon po sa faith at saka sa safety. Dapat safe at the same time dapat may faith din tayo to move forward kasi hindi tayo pwedeng balutin ng fear palagi. Yes, Pastor. Totoo yan. So, kumbaga kailangan gagalaw-galaw din tayo. Tatansahin naman natin kapag makikita natin na hindi maganda ang dating, edi titigil tayo kung ayos naman, edi diretso lang. Yes, Pastor. Kaya baga tiwala tayo sa Diyos. Amen. Yeah. Natama po. Tsaka ano rin po, matagal na rin tayo hindi nagkikita rin. Masarap na magkano rin. Magkasama. Oo. Ay, naku ba. Hindi natin alam, Pastor, kung how long tayo magganito. Opo. Mm-hmm. We don't know how long. Grabe talaga. Pero lalabas na daw pong vaccine eh. Oo. Mm-hmm. May lalabas na daw na vaccine. Pero merong nagsasabing don't take it. Meron din nagsasabing good. Mm-hmm. Yeah. Good evening, Sister LV. Good evening, Paul. Our mail, yeah. Good evening.
Yan. Ganda pag-uusapan natin ngayong gabi. Alam mo, Pastor, hindi ko alam mayroon pala tayong gito. Nag-free si Mami. Tita, nag-freeze po kayo. Ano pa yung sinasabi niya? Okay. Let's start. Manalangin po tayo. Sister LV, pangunahan niyo po kami sa panalangin po. Nakamute po kayo. Thank you, Lord. Father, we thank you for tonight, Lord God. Salamat po sa araw na ito na yung binigay sa amin, O Diyos. Father, may you bless each one of us as we study your word, O God. May your words be lift us up, O Lord, lalo na po sa panahon na ito, O Diyos. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na mapurihan sa aming mga buhay. Salamat po sa gabing ito. Bless niyo po si Pastor Jeff sa pag-deliver po niya ng aming pag-aaralan sa gabing ito, O Diyos. Salamat po sa at aming pong pinapanalangin ng pang-iba na hindi pa po naka-join sa amin pa, Panginoon. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Ang intention po sana natin, isa sa mga nasa puso ko bilang pastor ay yung ma-encourage ang tao na magbabad magbasa ng Biblia. Kasi po napansin ko na kapag hindi tayo word-focused, ang nangyayari, yung mga tao, nagkakaroon sila na-divert yung kanilang attention. Kaya minsan madaling nawawala doon sa pananampalataya. Kasi minsan ang napapanood, alimbawa, mga conspiracy theories o kaya nakakabasa ng mga bagay-bagay na pwede magkaroon ng divisiveness within Christianity. Pero kapag nakafocus ka doon sa word, makikita mo yung pagiging timeless ng Bible na how you can apply it doon sa buhay mo. Sa pangkasalukuyang buhay mo. Kaya nga po, pag Wednesday, we're trying our best na magkaroon tayo ng fast cut or summary ng buong Biblia, walk through the Bible, book by book every Wednesday. Para magkaroon sila ng idea na, ito pala maintindihan ko dito pag binasa ko to. Tapos, eventually, hopefully, no? Pagdating naman ng Sunday is gagawin nating topical na halimbawa we will start with Pentateuch or halimbawa sa letters of Paul kaya sa doon sa four gospels na ano yung mga topics doon, yung mga stories doon, yung mga parables and everything. Kumbaga ilalatag natin siya ng magkakahanay din para yung tao natin dire-diretso yung kanilang pag-aaral sa Biblia. Kumbaga kung bawa kahit hindi sila nagbasa ng Biblia, pero since sumaattend sila ng Wednesday and Friday and Saturday, time will come para realize sila, teka, natapos ko na pala yung buong Bible. Kakapakinig, kaka-attend.
Kapag meron tayong natutumbo. Anyway, habang iniintay natin yung iba, eh, share ko muna po sa inyo itong nasa screen. Nakikita niyo po yung screen na nakashare? Yes. Opo. Sa video, ito po yung COVID-19 response natin. Paalala natin para sa Sunday. We encourage you to follow these guidelines for the best possible way to love others in your return to LA Philnas Church. So, unang-una, please wear a mask. So, hindi na po ito dapat pinagdidebate yan. Kumbaga, kung mahal mo yung kapwa mo, eh, mag-irespeto mo siya, mag-wear ka ng mask. Kung ikaw naman ay gusto mong safe ka, mag-wear ka rin ng mask. Tapos, seating will be limited and please sit with those you came to service with. So, kung ikaw po ay may kasama ka sa bahay o kaya kasama mo sa simbahan at lagi naman kayo nagkakasama, okay lang yun na magkakasama kayo sa isang hilera. Kasi may mga bisita rin po tayo na darating na manggagaling sa ibang simbahan. Siguro, sama-sama rin sila. Lalo na yung mga pamilyang malalaki, sama-sama na sila para makatipid tayo doon sa spacing. Tapos, maintain physical distancing, 6 feet apart from those who don't live within your household. So kapag napansin mo yung katabi mo, hindi naman nakatira sa bahay niyo, dapat lagi ka naka 6 feet apart. And then, please keep 3 seats between households. Pick up communion, service, sermon notes, and drop off your tithes and offerings in the lobby prior to entering the worship center. If you are sick or have been exposed to someone who is sick, worship with us online. Then, yung kids, youth services will be temporarily put on hold. All right. So, po, reminder lang para sa mga atin sa atin sa this coming Sunday. Ayan, let's start. So let us read 1 John chapter 3 verses 1 to 10. And po, siguro yung verses 1 to 5 si Tita Fe, and then yung 6 to 10 Sister Elvie. Sige po, Tita Fe, kayo po ang mag-start. Nababasa niyo po. Teka, liitan ko pa. Ay, lagihan ko konti po. First John 3, 1 to 10. Kayo po, 1 to 5 po. Si Sister LV, 6 to 10. Yung bang see what great love? Yun, yes. Pastor? Yes. Apo, Tita. Yun? Apo. Hello. Okay. Okay. See what great love the Father has given us that we should be called God's children. And we are. Mm-hmm. The reason the world does not know us is that it didn't know Him. Dear friends, we are God's children now. And what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him as He is. And everyone who has this lawlessness, a hope in Him, purifies himself just as He is pure. Everyone who commits sin practicesness. You know that he was revealed so that we might take away sins. And there is no sin in Him. Okay na ba yon, Pastor? Sige po. Everyone who remains in Him does not sin. Everyone who sins has not seen Him or known Him. Little children, let no one deceive you. The one who does what is right is righteous, but as he is righteous, the one who commits sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. Mm-hmm. The Son of God was revealed for this purpose, to destroy the devil's works. Mm-hmm. Everyone who has been born of God does not sin, mm-hmm. because his seed remains in him. Mm-hmm. Not able. Lumampas na ba ako? Okay na po, to sin.
Okay, because he has been born of God. This is how God's children and the devil's children become obvious. Mm-hmm. Whoever does not do what is right is not of God, especially the one who does not love his brother or sister. Amen. First John 1. Yeah. And, yeah. First John 3, 1. First John 1 to 10. Yan po eh, sinulat ni Juan, no, si John the Beloved, at very straightforward, in a loving way, pero walang keme-keme at kumbaga, madali siyang intindihin eh. Kumbaga, hindi siya masyadong, hindi siya pa-mystical, no? Kumbaga, it's a it's a guidelines na madali nating makuha, di ba po? And sa umpisa sabi, see what great love the Father has given us that we should be called God's children, and we are, no? In fact po, yung idea ng Diyos, kaya niya tayo ginawa, eh, kumbaga, para magkaroon ng magandang fellowship sa atin, magandang relasyon, ang idea niya talaga, eternal yung ating relationship. No? Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sin, pero nandoon pa rin yung pag-ibig ng Diyos na hindi niya tayo binitawan. At yung mga tao na tumanggap sa kanya, no? Kaya sabi dito, tinatawag tayo mga anak ng Diyos, at sa totoo lang, eh tayo ang anak ng Diyos. No? So, mapapansin natin dito, sabi din sa second part, the reason the world does not know us is that it didn't know Him. Ang problema daw, kaya hindi tayo kilala ng mundo bilang Kristiyano, kasi hindi nila kilala yung sinasamba natin. Sabi ni John, dear friends, we are God's children now. And what we will be has not yet been revealed. Now, we know that when He appears, we will be like Him because we will see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Everyone who commits sin practices lawlessness, and sin is lawlessness. You know that He has revealed so that He might take away sins, and there is no sin in Him. Dito, kumbaga, very clear, no, na dinidefine talaga kung ano tayo eh. Ano yung pwesto natin? Sino tayo sa Panginoon? Yeah po. Pero sa last part, no, may binanggit dito na whoever does not do what is right, no, is not of God. Especially the one who does not love his brother or sister. No? Sister Elvie, kindly read po yung first paragraph po. Resolving the war of religion. Mm-hmm. Po ba? Apo. Have you noticed how religion is a touchy subject? Mm-hmm. The word religion can cause disruption, confusion, and frustration for many people. Mm-hmm. Tuloy pa rin po. Could it be that we have a problem with religion because we make religion about us? Mm-hmm. Is the issue we have with religion not actually about religion, but about us? Amen. Tanong ko po sa inyo, I know Tita Fe, nagkakwentuhan na kami ni Tita Fe. Si Tita Fe was born in a Christian family. Tama po yun, Tita? Yes, Pastor. Hindi niyo po na-experience maging Katoliko, ano po? No, Pastor, not a bit. How about you po, Sister Elvie? Na-experience? I was born with two, my on the side of my dad, sa side po ng dad ko, they are Protestants. Mm-hmm. On the side of my mom, they are Catholics. Mm-hmm. So when I was growing up, nung maliit pa ako, sa grandfather ko, sa side ng grandfather ko, mm-hmm,
yung grandparents ko, minsan nasa Protestant church kami, sometimes nasa Catholic church kami. So, medyo naguguluhan, bata pa lang kami. Yeah. And so, nung nag grade school na ako while growing up, hanggang high school ata, grade school, nag-aral kami sa, tumira kami sa Baguio, nag-aral kami ng grade school doon. Mm. So, nandun yung mga grandparents ko sa site. So, they are Protestants. Mm. Methodists. So, dun kami nagsimulang magkaroon ng yung know-how, magkaroon ng ano kaysa Panginoon na about Jesus dahil sa mga Bible Sunday school. Nag-Sunday school na kami noon nung grade 5 and grade 6. We started having grand Sunday school kasi because of my grandparents at saka yung mga auntie ko. And then nung nagbalik na ulit kami sa naging Catholic na naman ako. So dalawa yung talagang nakakagulo. And then nung high school nag-college or high, I was in high school nung almost graduating na ako ng high school nung nakilala ko ang Panginoon. I was already in college when I received Jesus as my Lord and Savior. Mm-hmm. Doon ko nalaman na kung ano yung katotohanan. So I dati pa yung mga nakahiga doon sa yung sa mga Nazarene. Ah, okay. Sa nagpupunas pa ng ganun eh. Natatakot ako noon. I feel really scared ako scared ako noon kahit pumunta ako sa mga ganun. Mm-hmm. Hindi talagang parang it's not parang hindi po talagang yun ang tama. Nafe-feel ko na when I was a young once before. But now and then nung natanggap ko po si Jesus, nalaman ko yung katotohanan. And it's hard for on the side of my mom to accept it. I was really persecuted. I was really hanggang pong sa para makapag-attend lang ako ng Sunday school or makapag-attend ako ng Bible study, I have to, kasi dadaan na po ako sa bintana. Hindi, wala na po, sarado na yung pinto. Hindi na po ako mapapasukin. Sarado. So ang gagawin ko po, bubuksan sa bintana po ako dumadaan. Gabi na po kasi pumupunta kami sa mga bar yon just to have, na-involve po ako ng todo sa mga, sa youth. Oh. Yun po yung mga naging, ang dami pong nangyari sa buhay abang lumalaki ako. I was rejected sa mga, kasi nga iba na daw yung religion ko, yung mga ganun. Mm-hmm. But then hindi po ako tumigil hanggang pati sila but halos po ng pamangkin ko ngayon they are with the Lord because of Pastor Beth Den at saka po yung kami po yung nagsalaga sa kanila. So ang hirap po ng ganun na iba yung sa religion lang sila nakatingin, hindi po sila nakatingin sa Panginoong Hesus, iba po talaga. Nabinyagan po ba kayo sa Catholic? Yeah, I was nabaptized ako sa Catholic and I was also baptized in a Methodist church. Kasi ako po yung pinakapanganay na apo na babae sa ako po yung kasi I was 2 months nung binigay po ako sa lola ko sa side ng mom ko, Catholic po sila. I was only 2 months kasi lumaki po ako sa lola ko sa side ng mom ko. Mm-hmm. Pero nung lumaki, naghahati-hati po sila kasi ako yung panganay na babae na apo sa side ng tatay ko. Mm-hmm. So nabinyagan din po ako sa Methodist Church. Mm-hmm. So dalawa po yung di ko po. Medyo confused po. Nako-confuse po ako nung bata ako. Pero hanggang the Lord has saved. Madaming bata na nakaka-experience yan. Opo, na-confuse po talaga ako nung time na yon. So ako lang po yung pati po yung second yung sumunod sa akin, kami lang po talaga yung naging na-receive namin ng Panginoon na sa Lord and personal Savior. So, the Lord, from then on, hanggang ngayon po. Si Pastor po ba dating Catholic? Opo. Si Pastor naman po, he was a Catholic talaga. Mm. Pati po yung nila, yung family nila. Siya, close Catholic po, sarado talaga. Sarado. Sila pong lahat. From the mom to the sisters, lahat po. Mm-hmm. And then, siya po dahil sa school, meron po mga student center noon, yung mga ganon. Lang siya, nakikiusyoso lang po siya. Gusto lang niya yung may pagkain. Pupunta lang sila ng mga barkada for food. Mm-hmm.
Kasi may pag nag-Bible study, may pagkain. Yeah. Opo, hanggang sa na-born again po siya. Mm-hmm. So hanggang sa nag-start na po 'yon, nag-aral siya sa Bible school, pero ang hirap tanggapin sa bahay nila. Mm-hmm. Until po na yung isang kapatid niya na isama niya, na isama namin sa church, lalo na po siya po talaga yung naging instrumento sa mga kapatid niya. So nang ngayon po yung sinama niya na yon, pastora na po siya sa Pilipinas. Meron po siyang hinahawakan na church. Oh. And the whole family is all Christians. And siguro isang kuya na lang, pero na-share na po naming lahat, pati pamangkin, lahat halos po sila. That's nice. So tingnan natin na tatlong perspective to eh. Opo. Sister LV, half Catholic, half Methodist lumalaki. Tingnan natin yung perspective ni Tita Faye, kasi iba naman to eh. Siya naman Christian siya, lumalaki since birth. Mm-hmm. Hindi niya na-experience ang Catholicism. Ang tanong ko, Tita, nung lumalaki kayo, well, we all know 80% of Filipinos are Catholic. So, have you ever felt na parang outcast kayo sa mga kaibigan niyo dahil during those times, I'm sure kakaunti pa yung mga born again Christians. Napo, unlike ngayon siguro, dami-dami na. Wala akong na-experience po na ganyan. Wala naman. Wala po. Yung nung nag-aaral po kayo, syempre madaming kaibigan niyo, mga Catholic. Hindi niyo ba na kumbaga hindi ba kayo na curious na pagka pinag-uusapan nila na magsisimba sila or mag-rosary sila or talking about Mama Mary, more of highlighted kasi sa Catholicism ang pagsamba kay Mama Mary, no? Ano po yung parang naging ano niyo noon, parang naging reaction niyo sa mga kaibigan niyo? Oh, I don't remember any occasion, Pastor, na mayroong sinasabi tungkol sa religion. Mm-hmm. But nasa elementary pa lang ako, Pastor, nakawin ko yung small hymnal ng aking papa at mama. Mm-hmm. And then I put it in my school bag. Mm-hmm. And during our break time, yung mga kaklase ko, bumibili sila ng maruya, yung mga ganyan, kasi break, ice drop. Pero ako, I keep the money that my mom would give me for snacks. Mm-hmm. I will go under the school building because yung school building namin was only one floor. And mataas siya because it was a hospital during World War II. Mm-hmm. Tapos tinaas yon, I would go under the building and then I would be by myself. I would be singing a hymn there and then pray to the Lord. So hindi ako nag-break. I would just keep my money. I put importance in my time with the Lord rather than have my merienda in the morning, Pastor. Wala man akong maririnig na any issue about religion, Pastor. Some of my classmates were also Christians. And we worship in the same church. My parents were preachers and teachers in Sunday school. Mm-hmm. And then there were a lot of Roman Catholics around, pero wala man akong naririnig, Pastor, na conflict between yung mga... Bless po kayo. Oo. Yes. Yeah. That's a good perspective, ano? Kumbaga, yes. Ako naman, kasi kung si Tita Faye, lumaki siya na... hindi Catholic, kumbaga Protestant. Si Sister LV, half Catholic, half Protestant. Ako naman po, pinanganak, actually, bininyagan ako December 25, Pasko, sa Catholic Church, no? Diyan sa may Camp Aguinaldo, sa may Quezon City. And kasi diyan ako pinanganak sa Quezon City. Eh. So, lumaki ako, Catholic, by default, pero never akong practicing Catholic. Never ako na nagdadasal. Although I was part of a youth organization before, yung Marian Youth Movement. Pero I was there because of yung socialization, not because of religiosity or any
kind of relationship sa Panginoon. Na until na naging college na ako, kagaya ni Sister Elvie, nakilala ko ang Diyos. Kumbaga, iba-iba tayo ng perspective ano, pagdating sa ano. Kasi ang tao, since unang panahon pa, usually, hinahati ng kanilang kulay, hinahati ng kanilang salita, hinahati ng kanilang paniniwala, no, lalong-lalo na pagdating sa religion. Kung titingnan niyo po, madaming sa mga gera na nangyari sa history at nangyayari hanggang ngayon ay hindi cause masyado ng conflict pagdating sa agawan ng pwesto or agawan ng bansa o ng kayamanan. Maaring secondary yon, pero mostly nagsisimula ang mga gera, conflict sa pananampalataya. Napansin niyo po ba yun? Yes, opo. At maraming nag-conquer ng ibang bansa, no, ng foreign land because gusto nilang i-advance yung kanilang faith. Na siguro isa sa matuturing natin yung experience natin na almost 400 years under Spanish rule. Kumbaga, nandun ba talaga sila to advance yung Christianity o nandun ba sila to enslave the people, parang ganun, no? Maaring half slavery, maaring half Christianity, maaring under the name of God. So madami, no? Even kung titingnan mo yung Germany ng World War II, di ba, naniniwala rin naman sila sa Diyos, eh, di ba? I mean, kumbaga, pero yung kanilang nagawa ay parang hindi tugma doon sa gusto mangyari ng Diyos. Na maganda yung binasa ni Sister LB, sabi niya dito, have you noticed how religion is a touchy subject? Napansin niyo po ba yan? Yes, it's very touchy. Sabi nga, eh, gusto mo makipag-away, makipagkwentuhan ka, lalo na ngayon, election, makipagkwentuhan ka tungkol kung sinong mananalo, si Trump ba or si Biden. Biden. Kung gusto mo naman mapaaway, makipagkwentuhan ka tungkol sa religion. About religion, yes. Diba? That's true. Madaming religion ngayon, eh, ang kanilang pananampalataya ay may papakita sa pamagitan ng pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. No, meron din naman tayong ganyang sistema, pero yun ba talaga dapat yung pagtuunan natin ng pansin? Ano? The word religion can cause disruption, confusion, and frustration for many people. No? Madami nang nag-unfriend sa Facebook dahil sa usapin ng religion. Madami nang hindi nagpapansin ng magkapitbahay dahil sa religion. Madami rin ang mga magkakapatid, mag-iina, mag-aama, magtsutsuhin, tsahin, pinsan, na kasi isa na convert sa pagiging Muslim, outcast na. Yung isa na convert sa pagiging Iglesia ni Cristo, outcast na. Yung isa na convert sa pagiging born again Christian, outcast na. So, kumbaga depende, no? Pwedeng mag-create siya ng disruption, confusion, frustration sa lahat ng tao. Or could it be what we have a problem with religion because we make religion about us? Napansin niyo ba yun? Na ang religion ba patungkol talaga sa Diyos o patungkol sa tao? No, kumbaga, ang banner ba na tinataas natin, yung banner ng Panginoon o yung banner natin? Na kapag na-touch na yung issue ng religion natin at sinanggi mo tong religion. Kasi naalala ko po nung bata kami, may mga debate kami sa classroom noon, nung grade school, about sa mga religions, no? And naalala ko noon, may ka-debate kami na Iglesia ni Cristo. Siyempre kami, default Catholic. Tapos ang tinuturan, although wala naman kami mga kaalam-alam sa mga sa Bible or whatever, basta nagdi-debate lang kami. And naalala ko na yun sa mga pinupunto namin na sa debate, eh, ang Iglesia ni Cristo ay hindi kumakain
ng dugo. Naalala niyo po yun? Yes. So, eh kami naman, makapaloso po lang, sabihin namin, eh kami rin naman mga Katoliko, hindi kami kumakain ng dinuguan pag walang puto. talagang kahit mga bata, no, na nahahati pagdating sa usaping religion. Is the issue we have with religion not actually about religion or but about us? No? Us, yes. Kasi sabi dito, the religion you have a me mentality? Does your religion have a me mentality? Yes. Na patungkol ba talaga sa Diyos yung religion mo or patungkol sa'yo? No, religion that starts wars and causes riots is a prideful religion. Eh madami po na ano ngayon na religion na kumbaga, I mean unimaginable. Kung naalala niyo yung September 11, 2001. Unimaginable. It's just parang it's like a Hollywood movie. Na for the sake of a certain God, imamaneuver mo yung, take over mo yung jet, yung aeroplano, at intentionally ibabangga mo sa building, killing all yung passenger, yung mga crew ng aeroplano, hanggang killing all, almost all yung nandun sa building na rush hour ng umaga sa New York. And that is because of religion. In fact, hindi yun basta naisipan lang, no, na mag-suicide ng ganun. Alam niyo po ba na nag-aral pa sila na magpiloto? Alam niyo kung saan? Alam mo si Sir LD kung saan? Malapit sa puso mo, sa Angeles, Pampanga. Clark Air Base. Opo, sa Clark sila, nag-aral. Doon sila nag-aral magpalipad ng eroplano. Imagine yun, no? Intentional yun. Kasi alam nyo kung anong promise? Ang promise, kapag ka pumatay ka ng mga infidels, no? Ang tawag nila infidels eh, sa mga Kristiyano, at nag-suicide, ano ka nga, mission. Meron kang marireceive na 10 virgins dun sa langit. Come to think of it, if you are with God, with the awesome power, greatness, presence of God, may isip mo pa ba ang sex? Di ba? May isip mo ba yung 10 virgins? Pero kita niya yung appeal sa tao. It's all about carnality. No? Kasi if you're going to be a spirit, I mean, pagdating sa Biblia, base sa ating paniniwala, tayo magiging magkakapatid. No? Kumbaga, yung asawa mo, magiging kapatid mo doon, di ba? So, it's not about romantic love or sexual desires or whatever. Pero kung yung pangako, eh, ang appeal, eh, you will receive 10 virgins kapag ka nag-suicide bombing ka, whatever, di ba? Parang ganun. So, nakakalungkot kasi na isipin na because of this, no, because of religion, willing kang gawin ng lahat para ma-please mo yung Diyos mo. Kaibang-kaiba po dun sa ano, no? Dun sa Diyos na kilala natin. Kasi yung Diyos na kilala natin, siya, willing siyang gawin ang lahat. No? Even nagtagi siya ng dugo, inalaw yung buhay sa atin. No? Para lang mabuhay ka. And others, para di baling mamatay na yung maraming tao. Basta naiangat ko yung Diyos ko. Sabi nga dito, religion that starts wars and causes riots is a prideful religion. Religion with closed fists causes fights, no? Yung mga religion na punong-puno ng galit, punong-puno ng bitterness, punong-puno ng anger. Meron pa akong magandang experience. Nakasakay po ako sa FX dati sa Pilipinas. At kakwentuhan ko yung driver.
sa likod namin, may nagkukwentuhan. Yung isa, Iglesia ni Cristo, yung isa, Katoliko, at yung isa, dating daan. No, kasi po, yung piniplay doon sa radyo ay parang it's a sermon, no? So sila, nagkwentuhan sila at nalaman nila isa't isa na iba-iba sila ng religion. So nagdebate silang tatlo. Eh habang nakikinig kami ng driver, alam niyo po, ang tanong sa akin ng driver, bakit hindi ka makisali sa debate? Sabi niya, wala ka bang religion? Sabi niya, tinanong niya muna ako, ano bang religion mo? Ang sagot ko po sa kanya, eh wala po akong religion, which is totoo naman. Tapos sabi niya, bakit hindi ka nakikisali sa tatlo? Kasi sabi ko, eh mapapauwi lang po sa awa yan. Tingnan niyo mamaya, magkakagalit-galit yung tatlong yan. So nagtatawa na kami ng driver. Tapos nung bumaba na yung tatlo, eh tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, kayo po ba may religion? Sabi niya, eh pinanganak akong Katoliko, ganun-ganun. Tapos sinare ko sa kanya kung ano yung pananampalataya ko. Tapos I asked him na, makinig po kayo dito no, sa 702 DZAS habang bumabiyahe kayo para mas maintindihan niya yung explain ko sa inyo. Tapos nung bandang huli, sabi niya sa akin, alam mo, parang mas gusto kong maniwala doon sa pinapaniwalaan mo. Kasi nakita, hindi kita nakita nakipag-away sa kanila. No? Uh-huh. Ang bottom line pa rin, ikaw eh. Ikaw yung representative ng Diyos mo. That's true. Kung sasali ba sila o hindi. Kahit na anong magandang pakita natin, magpakita tayo ng kahit magbayad tayo. Sa opening day natin sa November 1, magpa-fireworks pa tayo. Talunin natin yung fireworks ng Dodgers na nag-champion. No? Kahit magpa-imbitahin pa natin si LeBron James at si Manny Pacquiao doon sa opening day natin. Pero ang bottom line, anong klaseng pamumuhay ang nakikita sa buhay natin bilang Kristiyano? No? Nakikita ba nila yung religion o nakikita ba nila yung relasyon? Kasi yun yung pinaliwanag ko doon sa driver. Sabi ko, wala po akong religion pero meron akong relasyon. Meron akong kakilalang Diyos na natagpuan ko nung ako'y college. No? Kasi dito, kapag nagsishare ka ng experience mo, hindi ka niya madidebate. Kasi hindi mo pwedeng debatihin yung experience ko. Experience ko yun. Unlike kasi na kung tatanungin mo siya ng tatanungin, eh magsisimula kayo ng debate kasi experience na yun. Sabi po dito, but religion that is wrapped up solely in the person of Jesus has never started a war. Di ba po? Kumbaga, si Jesus is the Prince of Peace. Hindi siya ang kaya dismayado ang Roman Empire noon kay Jesus. Kasi they thought Jesus will start a revolution in a sense of taking over, no, all over Israel and eventually the Roman Empire. Here's the thing, he did started a revolution, but not a revolution in armed struggle. He started a revolution sa puso ng mga tao na nagtanim siya ng pag-ibig. Jesus didn't come to draw battle lines between people. He came to destroy sin. Ang focus niya yung sin. Okay? Yakapin ng sinner at yung focus niya sa sin, i-highlight na itong sin masama, dapat layuan, dapat hindi gawin. Kasi sabi niya nga sa 1 Peter, I am holy. You need to be holy for I am holy. No, kumbaga, hindi tayo pwede magsama kapag hindi ka holy. Diba? Kaya po tayo ay nasa proseso ng holiness. Sabi dito, to conquer death, when your religion becomes more about Jesus and less about you, this is when transformation happens. Kaya gusto ko po yung sinabi niya ni John the Baptist eh, yung may he increase and may I decrease. Yan po, hindi naka-focus kasi nung time na yun, sikat si John the Baptist eh. Ang dami niyang fans. Ang dami nagpapabaptize sa kanya.
Pero sabi niya, hindi nga siya, ano eh, hindi siya capable magbit-bit ng sandals ni Jesus eh. No? Sabi dito, this is when religion stops being a roadblock and starts causing breakthrough. Sin is the enemy, not people. Relationship with Jesus is the priority, not religiosity. Ang tanong, is your religion about you or Jesus? No? Sa mga pagkakataon ngayon na magbubukas tayo ng simbahan, paano ba, ano yung na-o-observe ninyo na paano nag-i-invite ang mga tao, no, sa simbahan? Paano nila ipapaliwanag na attend kayo ng simbahan sa amin, no? Ano-ano mga pamamaraan na napapansin niyo po? Kayo po, si Sir LV, ano pong mga paraan usually ang na-observe niyo when Christians invite people sa church? Merong mga ano po, yung mga program. Mm-hmm. Halimbawa, meron silang katulad po ng mga pinapalabas natin, minsan meron tayong mga program, mm-hmm, sa church. Doon ka makakapag-invite. Mm-hmm. Minsan isang bagay 'yon. Mm-hmm. Sama ka, ganun lang po, 'di ba? Connecting event, pagano. Or may mga events tayo sa church kasi 'yun ang pinaka way para makapag-invite ka pag may mga events eh. Kasi kung ordinary lang attend ka sa church or lalo na kung hindi naman po sila talagang... Halimbawa, ang connecting event natin, halimbawa, couples night, halimbawa. Hindi umattend, dalawang couple, ano? Tapos, attend sila kasi gusto nilang mag-enjoy, gusto nilang, alam mo yun, mag-enjoy as a couple, tapos may kainan, may kwentuhan, may teaching about love, marriage, or whatever, no? And then, okay, na-experience sila, no? Masaya sila, uwi sila nakangiti, no? Pero, will that be enough na, what they call this, na babalik sila? It's possible na bumalik sila dahil masaya sila nung ano. Possible din naman na hindi. Ano yan? No? Pero, kayo po, noong naging Kristiyano kayo, what made you decide na gusto niyong bumalik? Nung first time na nag-attend po ako ng church, Christian church, mm-hmm, it's because meron pong naging instrumento yung pong aming, yung katrabaho ko po. Mm-hmm. So I saw, nakita ko po sa kanya yung change sa buhay niya. Mm-hmm. That's one thing. Kaya naging interesado ako, mm-hmm, to attend to the church. Kung ano ba yung nandun sa church na yon. Bakit yung mga nandun sa church na yon, they are very nice. Yung pang parang ano sila. Masaya sila. Basis so, experience eh, no? Oo. Nung ko nakita ko sa kanya yung kinabuhay niya, mm-hmm, yung tinanggap niya, mm-hmm, na si Jesus, nakikita sa kanya. Mm-hmm. So nung naging interesado po ako, sumama ako sa kanya. Mm-hmm. And then fine, nung nandun na kami sa church, nakita ko yung warm welcome ng lahat. Kahit hindi ka kilala, talagang na parang matagal ka na nilang kilala, parang kapatid ka nila, so you are really welcome. Mm-hmm. Yun ang nakita ko kasi ng pagkakaiba sa ating church, sa Catholic church, pagdating mo doon, labas ka na, wala, hindi mo naman kilala yung mga iba, wala na. Saka hindi mo kilala mo yung pare, pero hindi ka kilala ng pare. Hindi. Diba? So, opo, yun ang naging ano, tapos naging nag-start na po nun. First time po niya akong na-invite. Right there and there, I accepted Jesus as my Lord and Savior. Mm-hmm. Yun po, nag-start na po. From then on, nag-start. That was in 1979, nung I was just 18. Kasi ako, na-experience ko, parehas po tayo eh.
Pagdating ko doon sa isang Christian church na to, kung saan ako na-born again, iba yung welcome nila sa akin eh. Kumbaga, iba yung ngiti sa, alam niyo yun, iba eh. There's something in there. Nakakaiba doon sa inaatinan ko before. Inaatinan ko before, wala akong kakilala. Walang mag-welcome sa akin, walang ngiti sa akin, walang babati sa akin, except peace be with you. Yes. I'm just talking about experience. Now, wala, as in, lagi ko lang, kaya ako nagsisimba kasi nasama ko lang yung dati kong girlfriend. Tapos, inihintay ko sa labas ng simbahan. Habang nag-yosi ako dun sa labas ng simbahan. That's my experience. Tsaka yung bang idea na it's a show. Na saka punta, sisimba lang. Ayun, to make people know na mabait kang tao. Pero the truth is, hindi. Excited ako kumain ng fishbowl sa labas ng simbahan. Hindi not because of to commune with a God. Alam yan. At napansin ko nga, na na-experience ko yung Christianity, napansin ko lang ha, lalo na nung naging pastor ako, kasi yung pare, kilala ko. Pero hindi niya ako kilala. Kasi dami namin sa simba doon eh. Pero, nung naging Christian ako, yung pastor, kahit na madami kami sa simbahan, kilala niya kami. That's true. Diba? At yung pare, kapag nagkasakit ako, nasa hospital ako, hindi ako dadalawin. Hindi naman ako kilala nun. Hindi ako bibisitahin sa bahay nun. Para, hi, hello. Or hindi niya ako tuturuan ng Biblia. Hindi niya ako i-disciple. No? Magkikita lang kami pag Linggo. In fact, one way lang. Ako yung nakatingin sa kanya, siya hindi nakatingin sa akin. Ang pinaka-closest interaction ko sa kanya is Body of Christ, Amen. Isusubuan ka na, Ostia. No? Pero nung naging pastor ako, o naging Christian ako, and then eventually naging pastor ako, ibang-iba yung role ng isang shepherd. Kasi ang pare ay shepherd yan eh. Earthly shepherd. Ang pastor o isang reverend o isang minister sa atin, sa ating mga Christians, ay isa ring shepherd. Pero magkaiba sila. Kasi yung shepherd na to, yung bang parang kay Kristo. Si Kristo kasi willing to lay down his life for his flock. No, itong pagiging shepherd sa Kristyanismo, sa pagiging Kristiyano natin, na-appreciate ko siya in a sense na yung pastor namin, he will take time to talk to me, he will take time to text me, he will take time to follow up, alam mo yun, sulatan ako, pag nawala ako, hinahanap ako, kapag, that is love. Yes. Tama po ba? I mean, alam niyo yun? Parang, yes. Antsaga, kahit ilang beses ko na ini-ignore. And 20 years after, I'm experiencing it right now, being a pastor, dun ko inuhugot yung ano eh, yung pasensya, yung perseverance na, ito talaga yun eh. People will accept you, people will not accept you. People will listen to you, people will listen will not listen to it. I mean, but still, si Jesus, hindi tumingin doon. Focus siya. Magpapastor at magpapastor pa rin siya. No? Baga, dapat matuto kang magmahal. Not because marunong kang magmahal talaga o gamitin mo yung kakayahan mo magmahal, pero gamitin mo yung pagmamahal ni Kristo. No? Na kumbaga, doon mo bubunutin para to keep going and going and going. Na-appreciate ko lang talaga yung total difference silang dalawa. We're talking about religion kasi. And there are religious leaders. No, I'm not saying na we're the best there is. No, well, nakita ko rin madami rin naman talagang problema sa Kristyanismo. In fact, sabi dito, but religion that is wrapped up solely in the person of Jesus has never started a war. Medyo magdi-disagree tayo dito sa statement na to. Bakit?
Kasi, halimbawa, nung sinakop tayo ng Spain, di ba? Pinrontan nila yung Roman Catholicism. They started a war enabled for us to, kumbaga, to force feed us that faith. Kasi before, madaming Pilipino, pagan, or maaaring may ibang mga sinasamba or whatever, no? Pero para i-spoon feed, para i-force feed yung Catholicism, they started a war. No, in fact, nauwi sa slavery. In fact, nauwi doon sa pagiging under natin for 400 years, or almost 400 years. And dito pa lang, hindi na tumutugma. Pero hindi naman kasi si Jesus yung banner eh. Ang banner is Roman Catholicism. Ang banner is in the name of the King of Spain, di ba? Pero kapag ang banner mo si Jesus, puro selflessness eh. Kasi siya yung ano mo eh. Siya yung role model mo eh. Hindi pwedeng hindi mo gagawin yung ginagawa niya. Di ba? Kumbaga, hindi pwedeng hindi ka susunod doon sa pattern at modeling na iniwan niya. No? Kaya ang tanong sa itong last part, is your religion about you or Jesus? No? Sa atin ba, pag bukas natin sa November 1, is it about us or is it about Jesus? No? Kumbaga, is it about, ano yan, kumbaga, yung image ba ng pastor? Yung image ng simbahan? Di ba? Kasi mapapansin niyo rin sa religion, sa faith, nagsasama-sama rin din yung mga mayayaman, nagsasama-sama rin yung mga sosyal, nagsasama-sama rin yung mga jologs, nagsasama-sama rin yung mahihirap, nagsasama-sama rin yung mga bakya, nagsasama, kumbaga may grouping din eh, di ba? Pero sa totoo lang, kung titingnan mo talaga yung ministry ni Jesus, may kasama siya na sinner, may prostitute, merong mayaman, di ba? I mean, believer niya si Joseph of Arimathea, I mean, si Zacchaeus na tax collector, di ba? Merong masamang babae, may maayos na tao, kagaya nila Lazarus, sila Martha, nila Mary, di ba? May fisherman, merong iba-iba eh. May mabait, merong hindi, merong okay. Kumbaga, na-unite niya lahat to eh. Because of love, no? And yet, tayo mismo, mga Kristiyano, sa loob pa lang natin, nagdi-divide-divide na tayo. How much more na sa buong mundo, divided tayo ng iba't ibang religion. No? At nalamang ko rin na ang mga Indian pala, eh, madami silang Diyos. In fact, kapag in-offer mo na i-accept nila si Jesus as personal Lord and Savior, they're very much willing. Kasi nga, i-add lang nila sa marami nilang Diyos. No? And that is playing safe. Kasi siyempre, maglingkod ka sa lahat ng Diyos, in-accept mo lahat. Pero the truth is, sabi ng Lord, He's a jealous God and gusto niya yung loyalty, yung faithfulness nasa kanya lang, di ba po? So, kayo po, any takeaway, any input, any comments or any thoughts about what we're talking right now as we end. Kayo po, Tita Fe, how about you po? I think nakuberan lahat yung mga conflict tungkol sa religion. But nakikita ko, Pastor, yung wala kang sinasabi, hindi mo pinipilit ang tao. Mm-hmm. You just gave a simple idea of the advantage that a person will have, you know, in adapting your religious group, you know, by the way you live. Katulad ng sister-in-law ko, when my brother, just before my brother married her, he made
it a point na mag-give up niya yung Roman Catholic religion niya at saka susunod na lang sa religion niya. Mm-hmm. So he gave him 3 chances for her to make a final decision before they went to church that day when they got married. But hindi masyad, dahil lang sa buhay ng nakikita niya sa buhay ng husband niya, napasama siya doon. She finally, hindi ako magaling sa Tagalog, she finally submitted herself to the faith of her husband. Mm-hmm. Meron din akong co-worker noon, Pastor. 15 years, ang asawa ay kinukonvince yung husband magiging Kristiyano siya, mag-ano sa doon sa same faith niya. Mm-hmm. Hindi niya madala-dala sa church, but because for 15 Naghang si tita. Hello, tita? Naghang po siya. Naghang siya. Good evening, Sister Lenlen. Hi, good evening. Kanina pa ba kayo sa waiting, ano? So, hindi ko ata napansin, hindi ko kayo na-admit. Yeah, okay. Yeah, saglit lang. Okay. That's good. Opo. Tita, what are you saying again? Naghang po kayo eh. Yung aking another example. Opo. That how we live our religion or our Christianity, you know, is a strong force of convincing people that what we have shared with them regarding God is so strong, very influential. Kasi meron akong co-employee din. Yung husband niya was a Roman Catholic. For 15 years, he did not join the faith of his wife. But because nakikita niya for 15 years yung buhay, yung attitude ng asawa niya, ng wife niya, yung the way she lived and treated her husband, her children and friends like that, Pastor, after 15 years he changed his religion. He joined the religion of his wife. So in that way na minimize yung conflict. Kasi pagka po magkaiba kayo ng religion, tapos ipinipilit mo yung religion mo sa isa naman pinipilit yung religion niya sa isa, that will never ever work eh. But that's right. Kung ipapakita mo yung pagmamahal ng Diyos mo doon sa asawa mo, you don't have to ask him or her to join your religion. No. Siya na mismo tatanungin niya na kakaiba yung Diyos mo. No, he's really providing for us, he's really fixing our marriage, he's really there. Man ko siya na kayo. No? No bad language. No coarse words. That's the best evangelism eh. Tama, Pastor, tama. Yung buhay mo talaga eh, no? Kaya tayo malaking talent sa atin. We want to grow our church. We want to a lot of souls, you know, entering doon sa church doors natin. Eh, ang pinakamalaki talaga na attraction tayo eh, yung buhay natin. Yun yung pinakamalaking challenge. Oh. Yes, Pastor. In fact, di naman ganun kahirap as long as you stick it out with Jesus. Kung continue your relationship, lumago ka, at si Jesus mismo he will mightily use you, no? As long as you allow him to use you allow him to use you. Pero kapag tayo mismo nagplano kung paano, san mahirap eh. San sablay. Laging sablay. Napag-usapan namin, Sister Len, yung wars over religions and kung paano yung sinabi ni John na kumbaga tayo ay anak ng Diyos, kumbaga mas mabuting makita ang Diyos sa buhay natin, no, kaysa kahit na anong paliwanag natin sa mundo. Eh, dapat ang makita pa rin sa atin si Kristo. Titingnan pa rin tayo sa pamumuhay natin eh. Di ba? Kung paano natin nire-represent
yung Diyos natin. Ikaw ba, Sister Helen, dati kang Catholic or Iglesia or ano ba yung religious background mo? Catholic. Catholic. Oh. Kailan ka naging Christian, Sister? Dito lang po, 2006. Dito sa US. Sa LA na? Sa LA first? Mm-hmm. Yeah. Hindi, sa dito sa ano? Sa in-invite ako sa ano, Angelus Temple ng friend. Ah, okay, okay, okay. Tapos si ano yun, Jentensen yata yung speaker noon. Franklin Jentensen. Mhm. Mhm. Tapos na-encourage ako pero hindi ko pa rin iniwan yung Catholic. Tapos okay. Noon, nag-umaattend ako ng meron sila kasi Thursday ata yung ano nila noon eh, Thursday Sunday. So nag-continue ako nag-attend doon. Tapos una marami akong question kasi hindi ako nagbabasa ng Bible eh. Mhm. Pagpunta ko ng, na-attend pa ako ng Novena noon sa St. Andrews. Mm. Nung nalaman ng Catholic, sabi na, ba't ka pa nandito? So they try to taboy, itinataboy na ako. Kasi umattend daw ako ng Christian, ano. Church. Yeah. Ngayon, pagdating naman sa Christian Church, nagba-Bible study, nag-aaway naman yung mga Filipino group. Mm-hmm. Anong inaawayan? Lahat sila bida. Bida-bida. Oh, bida sila doon. Tapos ako naman na kasi nagtaka ako bakit nagja-jump sila sa conclusion, nag-aano sila sa ilang o sa word na to in-explain nila. Pero kanya-kanya silang pasikat, kanya-kanya silang intindi. Mm-hmm. Only to find out, nang ginawa ko, binasa ko muna yung Bible ng buo, mag-isa. Tapos may mga tanong nga kasi hindi ko kagad naiintindihan yung story ng Bible eh. So nagtatanong ako sa kanila, hinaway rin ako. Kasi sabi sa akin, dapat daw nakikinig na lang ako, hindi ako nagtatanong. Sabi ko, hindi malinaw sa akin pero lalong gumulo. Sabi ko, alam ko na, kay Lord na lang ako magtatanong. Nag-isa akong mag-aral mag-Bible. Okay, kasi yung ano yun. Ha? Ano na? Ngayon, hindi ka na mag-isa tsaka hindi ka namin naawayin. Walang away, ha? Kasi lahat sila, pag Pilipino, lahat bida eh. Alam yun, na-experience ko si Sir Lenlen, yung na-experience mo na sa umaga, umaattend ako ng Christian Church. And then sa hapon, kahit naman hindi ako dibotong-dibotong Katoliko or sarado-kandado, umaattend pa rin ako ng Vesper Mass sa gabi. Mm-hmm. Kasi feeling ko parang for 20 years ko nang relito. Tapos parang binibetray ko siya, parang nagtataksil ako. So, ginagawa ko feel good. Since umaattend ako ng umaga sa isang Christian church, umaattend ako sa hapon sa Catholic church, no? Mm, ganun. Kasi hindi ko pa rin naiintindihan eh. Kumbaga. Mm. Matagal din. Kaya ako nung naging pastor ako, madami nagtatanong sa akin na, Pastor, okay lang ba na umatin kami sa Catholic? Sabi ko, unang-una, 21 and above kayo. Makapag-decide kayo ng sarili nyo. Di ba? Kumbaga, adult kayo eh. Kumbaga, pangalawa, kung hindi mo pa naiintindihan, and then do whatever you think na kung anong tama sa'yo. No? Pero sigurado ako isang araw papaliwanag sa'yo ng Panginoon ng kung ano yung tama. Pero sabi ko, kung yan yung na-experience mo, nako-confuse ka pa, then sino ako para husgahan ka, di ba? Unlike nung na-experience si Sister Lenlen na pinush out siya. No, kasi ako mismo, na-experience ko yun eh, na-confuse ako eh. So, kumbaga, kung ang Diyos nga, binibigyan ka ng pagkakataon para mag-isip at makapag-observe at maihalin tulad mo yung dalawang pananampalataya, ay sino pa ba ako, di ba? Pero siyempre, gusto ko na makasama kita sa simbahan at lumago ka sa pananampalataya. Pero if you feel like na nabibetray mo yung dati mong religion or whatever, go ahead, feel free. Kasi ako, ganun ako eh. Ganun akong ginawa ko hanggang sa eventually. I will not suggest na go to that church, no? But if you feel like na, kumbaga, hindi ka pa ready, kumbaga,
I will not judge you. Kasi I will still respect you. Kasi ikaw na inimbita ko na pumunta sa simbahan, sa Bible study, ibig sabihin niya, respeto mo ako eh. So ikaw rin, kung gusto mong bumalik o magsimba doon sa dati mong faith, respeto rin kita. Kasi wala naman sa akin yung ano eh, yung power para ma-convert ka eh. Ang conversion, naniniwala ko, Holy Spirit lang yan. Kasi pag minanipulate na kita, na ano, huwag kang aalis dito, dapat dito ka lang, ganito, ganyan, ganyan. Holy pilit na yun, hindi na Holy Spirit. Actually, yung sa Pilipinas, yung mga sister ko and brother, nauna silang maging born again. Mm-hmm. Tapos, iba, pag uwi nila ng bahay, kasi Catholic lahat kami, pag uwi, naging born again sila. Pagdating sa bahay, nagtatalo-talo sila. Mm-hmm. Tapos, yung santo, unang-una yung tinapon. Mm-hmm. Yung mga naman binasag. Eh, nanay ko, inalaga, santo niya pa yun since maliit. Mm-hmm. Tapos, later on, naano na rin siya sa bahay. Kasi isa-isa nahulog yung ano eh. Ang nangyari na yung, na, di ba ang santo nakatayo lang, minsan umuga, lumindol, babagsak, basag. So, natuto na siya sa bahay. Napag-usapan lang, anong take nyo dun sa may mga Kristiyano na kukunin nyo si Mama Mary, babasagin. Okay, pagagalitan nyo mga kamag-anak, hindi nyo dapat sinasama yan, Diyos-Diyos, dito sa Bible, ganun, ganun, ganun. Anong take nyo dun? Anong curious lang? Ano yun eh, banding nila yun eh, parang banding na nila yun sa ano eh, sa rebulto. Parang ganun. Would you do that, Mr. Len, ikaw, gagawin mo ba yun? Alin, yung sa Bible, yung ba? Kasi, sa nanay mo, meron siyang birhen, eh, naging Christian ka. Tapos sakit ako. Maliit pa ako, takot na ako sa santo eh. Mm. Kasi yung alam mo yung mga manika na pumipikit. So ang ayoko noon, parang tingin ko multo. So never ako nung tumingin sa santo. Never ako. Yung tumitingin ako sa kanila, pero pagka sa simbahan, hindi ako tumitingin sa ano eh, sa mga ano, sa mga santong, yung rebulto. Go ahead, Sir Lele. Pero yung lola ko, pinipilit ako doon sa may, yung sa Nazareno, nung hinihila pa yung mga lubid doon sa Quiapo. Oo, yung translation. Pero hindi rin natakot. Takot ako doon kasi pagka hindi naman niya piyesta, nasa likod lang siya na simbahay, nalikubukan. Nakatakot kasi yung laki noon eh. Na, di ba? Saka itim. Kami, may tatlong persona pa yung lola ko na pinapadasalan kapagka mahal na araw eh. Ang lalaki din nun. No? Talagang mas malaki pa sa life size. Ikaw si Sir Elvi, anong take mo doon sa mga kapwa nating Kristiyano na nang-aaway, na masabi susunugin yung poon? Kasi no? Hindi tayo pwedeng, hindi natin pwedeng gawin yun eh. Hmm. Lalo lang silang magagalit, lalo lang silang mapapalayo instead of you na makapagbahagi ka. Kasi don't touch those muna. Huwag muna hanggang sila na bahalang mag-alis doon. Ganun yon. So, pero syempre, and alam natin na it's not, hindi talaga yun ang Diyos. So, pag naging Kristiyano na sila, you have to win them first para malaman nila. Kasi hindi mo basta gagawin yun, lalong mapapasama eh, lalong re-reject nila eh. Ay, ganun pala kayo. Kasi ang dami pong issue noon nung sa panahon namin. Hmm. Pag naging Kristiyano sila, napakainit nila. Kinukuha nila yung mga santo ng mga sa bahay nila. Inaano, sinisira. Nasasakit yung mga ano? Nasasakit yung mga kamag-anak. Ano ba ito? Nababaliw ba ito? Parang gano'n. Yeah. Kaya hindi, actually sa bahay po namin, kahit na Catholic kami, sa loob ng bahay namin, ng mama ko, ni tatay ko, wala po kaming santo. Mm-hmm. We never had even one. Sa mga lola ko, pero sa aming bahay, wala po. Mm-hmm. Yeah. So, nag-overtime lang tayo ng konti ako kasi medyo masarap lang yung kwentuhan. Kasi kung titingnan nyo naman talaga sa Bible, technically, nakalagay talaga doon. No? And there are people, there are stories in the Bible na talagang
di ba, lalo na nung panahon nila sa Old Testaments, ang daming stories na talagang sinira nila, winasak nila, ang dami talaga. No, kumbaga, maaaring yun ang pinanggagalingan ng mga Kristiyano, tapos mainit na mainit pa sila, talagang mahal na mahal nila yung Diyos. Ano? Pero, ako ang take ko, unless the Holy Spirit will back you up para gawin yan, yeah. then do it. Alam mo yun? Kasi Holy Spirit nagsabi. Pero kapag kayo lang, at sabi nga ni Sister Lenlen, bida-bida ka lang, alam mo yun, yung tama yung intention mo, pero mali yung pamamaraan eh. Right. Diba? Kasi para sa akin, si Jesus, no, nung lumabas siya sa mundo na to, sa Sabsaba, napaka-humble. Mm-hmm. Tapos respetado niya lahat. Mm-hmm. Tandaan niyo, paglabas niya sa Israel bilang Israelita, eh may religion ang Israel, Judaism. Kumbaga, meron silang old religion na Mosaic law, di ba? So, kumbaga, yun mismo, no? Kumbaga, naging against dun sa pagmamahal na pinakita niya. Yung mismo mga leaders ng churches, inaaway siya. In fact, pinagplanuan siyang patayin, di ba? So, kung ikaw naman, kasi alam niyo yung zealousness ni Peter nung hinuhuli si Jesus, di ba? Tinaga niya yung ano, yung tenga ng isang ano, isang soldier. Isang soldier. Diba? Pero nung ginawa ni Jesus, binalik ni Jesus, kinabit niya. Diba? Kinabit. Imagine niyo yun, di ba? Kita niyo yung contrast nung parehas lang naman nagmamahal yun. Pero how do we act? How do we react? No? Still, dun pa rin mababase yung tunay na pagmamahal. Kasi pwede mo sinabing, eh, ginawa ko lang to kasi mahal na mahal ko si Jesus eh. Gusto ko siyang pagtanggol eh. Diba? Eh, pero ba't kinabit ni Jesus? Di ba dapat, kung totoo yung sinasabi mo, sana sinabi ni Jesus, oy, thank you Peter ha. Buti pinagtanggol mo ako. Hindi, kinabit niya eh. No? Pinakita niya na, let's make use of love in a deeper meaning kaysa yung galit, yung... Kasi sa totoo lang, kung uuwi ka sa bahay, naging Christian ka, sarap ng feeling, gusto mo mag-share, pero gagamit ka ng galit, gagamit ka ng bitterness, gagalit ka. It will not be effective. Eh, no? Yeah. Hindi siya effective. Meron akong alam na religion or religious group. Kapag nagpipreach siya, galit. Marami nun. Marami sila. Na-exile ata siya. Si Soriano? Oo. Oh, pag nagpipreach siya, di ba, galit siya lagi. Tapos nagbumura pa siya, di ba? And parang sinasabi niya, Holy Spirit. Tinatawag niya na kung ano-ano mga salita yung iglesia. Laging kanyang kaaway, iglesia ni Kristo. Eh. Iglesia ni Kristo. Yeah. Tapos maalam siya sa Biblia, di ba? Na parang kabisado niya nga, eh, di ba? Parang ganun. At meron siyang sagot sa bawat tanong, no? Kumbaga. Kasi una-una, pag na-claim mo na may sagot ka sa bawat tanong, delikado yun. Kasi, I mean, hindi mo pwede ma-explain lahat ng bagay. Ang tawag doon, walking dictionary. Walking encyclopedia. May mga bagay pa rin na hindi mo maiintindihan. I mean, ang Diyos lang ang pwede magpaliwanag sa tao. Mm-hmm. Kaya ako, may mga claim na, dati nagpa-Bible study ako sa mga bata, no? Mga crew ko sa Jollibee. Ang dami kong tanong na hindi ko masagot. Hindi ko talaga alam masagot. No? Ang lagi kong sagot sa kanila, ikaw, sa palagay mo. O kaya, babalikan kita. Next week, may sagot na ako dyan. Wala pang Google nun eh. Pero, I mean, pagka alam mo lahat, delikado rin yun eh. Papuntang kulto ka nun. Kasi you need to rely. Kailangan mag-rely sa ano, sa Panginoon eh. Kailangan mag-rely ng wisdom sa Kanya. Anyway. Actually, mas naiintindihan ko yung Bible nung nagpe-pray muna ako bago magbasa.
which is supposedly ganun dahil the Holy Spirit will reveal to you kung ano yung binabasa mo. Mm-hmm. Kasi lahat naman tayo, natry natin basahin ang Bible, eh, kinabukasan ang amen natin, eh, di ba? Nakalimutan na. Kinabukasan na amen, di ba? Kumbaga, di mo napansin, tulog ka na pala. Pero Pastor, na-appreciate ko po yung pinag-aaralan natin ngayon from Pentateuch hanggang ano na ngayon. Ang napaka, ano po, yung pag pinapakinggan, I mean. It's easy to remember na po kung ano yung First Samuel, kung ano yung Joshua, kung ano yung Judges and Ruth. Praise the Lord. No? Opo. Meron nga nag-feedback sa akin. Sabi niya, I never thought na yun, ganun ang story ng Bible. Yeah. Mm-hmm. I never thought, sabi niya. Here's the thing, sabi ko, in-explain ko sa kanya, here's the thing. Kasi, when we see yung Bible, tinitingnan natin siya na mystical, mysterious, no? Pero kung babasahin mo lang siya and ask the Holy Spirit to explain it to you, it's as simple as all about history, all about culture, all about wars, all about love, may romance, may comedy, may halo-halo eh. And then, merong may parang fantasy pa nga, merong ano yung kumbaga, it's kung ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayon, that's Bible, yun yung nangyayari sa Bible eh. Kumbaga, it's a matter of how we perceive things eh. It's a matter of how we see yung perspective ng Biblia versus a perspective ng mundo at perspective ng tinuturo ng iba. Kasi sa totoo lang po, kaya ko siya ginawa kasi tuwing makikinig ako, tuwing manonood ako, tuwing magbabasa ako, na ipinapaliwanag ang Biblia, the more na hindi ko maintindihan, the more na parang nagmumukhang matalino yung nagtuturo. Napansin niyo ba yun? May teacher kasi ako noon. Mahina po kasi ako sa math eh. Ngayon, may teacher ako sa math na the more hindi namin maintindihan yung pinagsasabi niya. Tapos tinatawag niya kami tanga, mga stupido kayo, sayang ang pinapaaral. Pinapagalitan niya kami palagi. And then feeling namin, tanga-tanga talaga namin. Tapos, may naging teacher kami na iba sa math. This time, yung math, pinakita niya na napakadali, napakasimple. And then we realized, mas mahirap ang history, mas mahirap ang science, mas mahirap ang English, physics, chemistry, everything. Kasi halos lahat siya nagbabago-bago. Diba po? Dati 9 planets kasama ang Pluto, ngayon hindi na. Nagbabago-bago. Pero ang mathematics, sabi niya, kahit kailan hindi magbabago yan. Ang 1 plus 1, nung panahon ni Mahoma, 1 plus 1 pa rin hanggang ngayon. Parehas pa rin ang sagot, 2. Kumbaga. So sabi niya, pag nakuha mo yung formula, dire-diretso lang yan. Parehas na parehas pa rin yan. So na-realize ko, madali pala yung math. Pero ba't ako nahirapan? Na na-observe ko, nahirapan ako dahil pinahirapan ng teacher. Oh. Naintindihan niyo po? Oo. And then, nung nag-aaral ako ng salita ng Diyos, kaya pala hindi ko maintindihan. Kasi parang pinahihirapan nung nagtuturo. Pinaikot-ikot. Pinaikot. Parang, the more mas mukhang highfalutin yung I may sound, the more mas marami akong technical words, the more marami akong jargons, mas hirap kang intindihin, the more ako mas may alam kesa sa'yo. So, magkakaroon tayo ng disparity. Yeah? Then I realized, it should be something like, when you teach the Bible, it is something like they can identify that. This something like, ganun lang pala yun. Halimbawa, yung Book of Ruth, ganun lang siya. Bakit siya? Kasi, it's a love story. Pero bakit siya nasa Bible? Kasi, Book of Ruth pertains, no? Kumbaga, malaking role niya, malaking kumbaga, proof na naka ang Diyos may plano talaga na Messiah. Kasi nagko-connect siya eh.
No? Bakit binanggit si Rahab at binanggit si Ruth? No? At tapos doon meron pang kapaloob na storya doon na pwede kang matutunan at makikita mo na naman yung pagmamahal ng Diyos, no? Kaya ka matutuwa bakit 66 books yung pinili ng mga scholars nung araw nang para maging Biblia. Kasi makikita mo si Jesus sa bawat libro. Lalabas at lalabas siya. At yung connection. Yeah, yung connection, yung plano ng Diyos. Di ba? Kaya ngayon, pag alam mo yung storya, kampante ka. Kasi alam mo, may pupuntahan ka, alam mo, may mangyayari sa dulo. Di ba po? Parang halimbawa, kung napanood mo na yung Lakers sa Miami, nanalo yung Lakers, napanood mo yung Dodgers at saka yung kalaban nila, nanalo yung Dodgers, kampante ka na. Na kahit panoorin mo siya ulit, alam mo na yung ending . Kasi napanood mo na siya. Napasa mo na siya. So same thing din sa atin . Kung matuturuan lang natin ang tao natin na magbasa ng Biblia at sila rin magtuturo ng about the Bible, yung interest ng tao tataas . Yun yung goal natin, na mapataas yung interest nila. Na hindi ganun kahirap intindihin yung Biblia sa totoo lang. Pinapahirapan lang natin kasi gusto natin mas mukha tayong matalino doon sa iba, di ba? Kaya meron ako narinig na sabi niya, wala daw bobo na estudyante. Meron daw bobo na teacher. Di ba? Totoo. Maybe that's true. Yeah. Yes. Kasi halimbawa, halimbawa, pastor ako, tapos ang galing ko mag-English, ang napaka-eloquent ko, tapos may mga words ako na sinasabi na hindi nyo maintindihan. Tapos ang feeling ko, ang feeling ng nakikinig, parang bobo-bobo ko naman ang tali-talino ng pastor namin. Sa totoo lang, wala naman talagang bobo na nakikinig. Walang bobo na estudyante, nag-aaral, o bobo na nag-church or whatever. Maaari, yung kabubuhan nandun sa preacher, nandun sa teacher. Kasi supposedly, kumakain ka ng meat. Kung ipapasa mo yan doon sa isa-serve mo na as meat pa rin, lalo na mga baby yung sinusubuan mo, machu-choke yung mga yan. Kailangan mo siyang nguyain, kailangan mo siyang gilingin, kung kailangan mo siyang i-purified, gawin mo. At kung kailangan mo ano yan, smoothies. Gawin mong smoothie yan para katanggap-tanggap sa kanila at makain nila at matunaw ng tama, no? Kasi ang responsibilidad nasa mas malaki ang responsibilidad na nagtuturo kaysa sa nakikinig. Kasi nakikinig lang naman. Pero yung nagtuturo, nasa iyo yung malaking responsibilidad. Kaya ka tinawag ng Diyos . Kasi may responsibilidad kang malaki. Kaya isa pong pangarap natin, makapagbuo tayo ng teaching team sa ating simbahan. Para hindi naman laging pagmumukha ko nakikita niyo sa video or sa mga live group natin. Na kasi naniniwala pa ako na kapag na-impart mo yung gift sa marami, mas malaki ang chances natin na maipakalat ang salita ng Diyos, no? At saka para hindi na ako concentrate sa isang tao. Kasi nangyayari kapag wala na si pastor ganito, wala na si pastor ganyan, wala na rin yung tao, di ba? So, nagkakaroon ng mga following. Pero kung consistent tayo, focus tayo kay Jesus, si Jesus yung nililift up natin. Kahit sino magturo, makikinig tayo. Di ba? Parang yung, yung sa math, magiging madali ang math. Kung, kasi nung nag-aaral ako, wala yung parents ko malagi. So wala kaming, pag may assignment kami, on our own kami, wala, bumasa ka o hindi, on our own ka. Tapos yung kuya ko, guided, kasi lumaki sa lola ko paligid siya ng mga uncle ko na nakapag-aral. Pero most of the time, nag-iisa rin siya nag-aaral. Sabi niya sa akin, tuturuan kita ng basic. Basic lang, bahala ka na. So, dun sa basic ng math, di ba yung addition, subtraction, multiplication, division, yun lang tinuro niya sa akin. The rest, kinapa ako na lahat ng sa... Nakasurvive naman ako. Nakapasa naman ako ng board.
Ano ba yung course mo, sister? Accounting. Accounting. Oh, CPA. Oh, mahirap ang board na na. Oh, pero kasi natuto ako mag-aral ng mag-isa. Pero ang malaking part yung tinuro ng kuya ko sa akin yung basic. Mm-hmm. Kasi on basic, bibigay na sa inyo ng professor kung ano yung, oh, ito na yung panibagong math. Ano, may calculus, may trigonometry, may chemistry. Mm-hmm. But since alam mo na yung basic, madali mo na siya maintindihan. Nahit mo yung word, sister, eh. Basic. If all mm-hmm. the pastors will teach the basic, mm-hmm. oh, madaling sundan ng tao eh. Mm-hmm. Ikaw, ang Pentateuch it's a basic historical book na nangyari doon sa life, no, mula doon sa creation hanggang doon sa pagkamatay ni Joseph, no? Kumbaga yung Genesis and then eventually hanggang sa Deuteronomy hanggang sa pagkamatay ni Moses pala, no? So it's a basic, hindi naman mababago yun kasi nangyari na yun eh. Kumbaga mm-hmm. if we will teach it in a way na parang laging misteryoso, mystical, alam niya yung parang mahirap intindihin, di ba? Yung Genesis, base, yun ang basic eh sa Bible. Mm-hmm. Yun yung umpisa. Tapos yung mga sumunod ng action at saka yung adventure sa tao na yun. Mm-hmm. Tapos kung paano plinan ng God yun, makikita mo na doon. Kasi alam mo na yung basic eh. Mm-hmm. Kasi yun na yung dugtong-dugtong yun yung pinaka-foundation. At saka so, yung connection ng new tsaka old. Mm-mm. Kaya yung Old Testament, hindi siya pwedeng, hindi, ang New Testament, hindi siya pwedeng maging new kung walang old. Mm-hmm. Kasi doon nag-arrive. Kumbaga sa istorya, yun ang umpisa eh. Pero alam niyo, meron mga Kristiyano na nagtuturo lang sa old. Meron din mga Kristiyano na nagtuturo lang sa new. Kasi yun ang paborito din. Napansin niyo, meron din mga preachers, tama yun, may mga paborito-paborito. Meron preachers, lagi tinuturo niya lang new. O kaya tinuturo niya lang Psalms. O kaya tinuturo niya lang Pentateuch. May ganyan eh. O kaya meron din mga preachers ang tinuturo palagi. Puro end times. Mga ganyan, di ba? So, Revelation. Kailangan you need to strike a balance eh. Doon. Kailangan kasi matutunan. Kasi ang Biblia, sabi mo nga basic, it's a simple kwento. Kailangan, parang nanood ka ng sine. Dapat naintindihan mo yung kwento. Yun lang yun. Naintindihan yung kwento ng tao, malaking chance na maborn again siya. Meron ng ano eh yung sa Revelation yung end of times. Hmm. So ginagamit ng yung sa live Black Lives Matter, ginagamit lang yung mga end times na istorya. Hmm. Tapos this is the end of the world, this is the coming of Jesus Christ. Then nagkataon nagba Bible study kami ni Pastor Manny sa lang Tuesday Thursday. Hmm. Nakalagay naman kay Pastor Manny. Darating ang tribulation pero hindi pa darating na. It doesn't mean na second coming na. Mm-hmm. So yung base yung ano na yon yung principles na sinasabi niya doon opposite yun nung sinasabi ng Black Lives Matter. Kaya nagkaroon sila ng parang tinatakot na yung tao na magkakaroon may end of the world na. Mm-hmm. So nangyari noon yung hindi nagbabasa, hindi alam ang matatak Bible. Takot sila. Pero takot na sila. Kaya sabi ko nga, yung reaction mo, ay end of the world dahil di makikita ko na si Jesus at mapupunta na ako sa eternity, di ba dapat maging masaya ka? Matatakot ka lang naman kapag may mali kang o may mga pagkukulang ka o meron ka hindi ka nasisettle, meron ka hindi pa tinatanggap, meron ka pang hindi ka pa nagde-decide ng tama. There's something in you na alam mo na may kulang. Kaya ka natatakot. Pero kung buo ka naman, ano yun? Then so, pero kasi kung alam mo rin yung word na sinabi ng God at saka yung mga preach, marami kasi ngayon preaching, false preaching na yun eh. Mm-hmm. So, kung alam mo siya, which is the basic, yung Bible nga, mm-hmm. yung mga ideas na pinuproduce ng mga prophecies, yung mga ano,
Hindi yun sa Bible. Yun yung bunga, fruit ng kanilang imagination. Mm-hmm. Based dun sa nabasa nila. Mm-hmm. This is, that is to catch people's attention. Mm-hmm. Or kaya, yung kumbaga sa Facebook, marami mag-likes sa kanila. So they make it worse. Pag ako tinatanong, kasi pag-pag-pag-sor, tinatanong, Pastor, ano na ba? End of the age na ba? End of the world na ba? O blah, blah, blah. Ang sagot lang, ano, hindi ko alam. Hindi ko masasabi na yes or no. Pero kung Kristiyano ka, mararamdaman mo eh. Kumbaga, kumbaga, there is something na hindi audible pero alam mo eh, this is it. Ano yun? Kasi nga, binabasa mo yung Biblia. Binabasa mo dun sa pagbabasa mo ng Biblia. No? Pero yung tao na specific, sasabihin niya, eto na. Eh, Bible mismo nagsasabi, di ba? Na walang tao nakakaalam kailan. Mm-hmm. He will come like a thief in the night. So, marami nagtanong sa akin yan kasi, ano, sabi ko sa kanila, only God knows. Mm-hmm. Kasi sabi ko, kung handa ka na, kahit mamaya, mamatay ka na, wala kang problema. Mm-hmm. So most of them, syempre takot. Kasi takot, when the word death, takot sila. Kasi ang unang iniisip, lilibing sila, masusunog sila. Mm-hmm. I mean, ang fear nila yung mangyayari sa body nila, but not to their soul. Kaya sila takot sa death. Mm-hmm. Yeah. Ay, naku. Yeah. Sarap magkwentuhan, ano? Mahaba yung ating kwentuhan. Anyway. Kulang isang oras. I know. So, yun. Let us pray at kumbaga, let us be reminded na it's the relationship that really counts, not the religion. We can be as a best looking as it is, eh para lang tayong puntod, lalo na pag November 1, bagong pintura, pero yung nasa loob, bulok na bangkay pa rin. Mm-mm. Or pwede rin naman tayo na malinis, dahil hindi tayo capable maging malinis, pero nilinis tayo ng banal na dugo ng Diyos. At huwag natin kalilimutan yun. Sige, manalangin tayo. Sino ba nag-pray kanina? Si Tita Fe ba? Ako po. Ay, si Tita Fe. Si Tita Fe naman ang mag-end sa atin sa prayer. Favorite ko si Tita Fe lagi. Alam mo. Ay, pasensya na kayo, napahaba yung ating ano, kwentuhan. At, interesting naman po. So, bukas, bago mag-pray si Tita Fe, pag available kayo, kita-kita tayo alas 6 ng umaga doon sa church para ipag-pray yung venue. No? Oh, okay. Ay, Pastor, ano ako, may dentist ako, sa pupunta pa ako ng ano, may West Covina by bus lang. It's okay, no problem. Hindi ako maka-apply. Oo. Ano lang naman yan, pag-pray yung in-church, tapos kakalibrate lang kung ano yung mga kailangan. Para hindi na tayo nag-ahagilapan ng Sunday morning, naiayos na yung mga bulletin, yung mga, ano yan, yung automatic dispenser ng sanitizer, yung mga ganun. Meron po na, yung ano, yung brochure na gagawin bukas? Meron. Tapos ko na, ipiprint na lang. Sa office. Para ready na tayo sa Sunday. Excited na tayo lahat. Nako, excited na yung mga tao. 9 o'clock po ba? 9 o'clock. Ang problema natin. Dati problema natin, di ba? Paano tayo mag-invite ng tao? Ngayon, ang problema natin, paano natin isasalansan yung tao na maayos dahil marami atang darating. So, anyway, that's a good problem to have. At sana wag tayo mag-violate ng regulation ng batas. Siyempre, ginagalang natin yung batas eh. So, panalangin natin yan, Tita Fe, na the Lord will lead us this coming Sunday. Sige po, panalangin tayo. Ano, Pastor, yung sa church tayo bukas,
Apo, ano lang po, 10 o'clock po, magkikita-kita, magpipray at the same time, konting ayos-ayos doon sa opisina para ready tayong lahat. Tapos, ang mga last minute instructions, ganun lang naman po. Tapos, fellowship na rin, kwentuhan, at para ano, para excited tayo lahat. Okay. Kung abigyan okay. po kayo. Opo. Okay, so let's pray. Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord God, for this precious time that we have shared together in learning your word. We thank you, O God, for your presence in our midst. We thank you for the truths that we have received from your word. We thank you, Lord God, for anointing your word, O God, that you have blessed us, O God, with deeper understanding, Lord, of the truths about you. Thank you for the anointing of your word through our teacher, Pastor Jeff, and for everyone who is here tonight, Lord God. We thank you, O God, for making it possible for us, O God, to live the kind of life that you want us to live. God, looking up to you and thanking you, O God, for the faith that you have instilled in our hearts. Thanking you, O God, for us to learn and know and believe, dear God, that it is our relationship with you that counts, O God, 100% rather than religion. And help us, O God, to live a life that others may be drawn nigh to you, dear God, putting their faith in you, in Jesus, the only Savior, rather than in religion. We thank you for the power of the Holy Spirit, and you have said it is not by anything but by the power of the Holy Spirit that brings forth, O God, what needs to happen in our lives. Thank you, O God, for giving us the opportunity to influence people and let them know how true you are, that you are the only Savior, that you died on the cross for them, regardless of religion, regardless of anything, and instill in the hearts of everyone, O God, that it is faith that brings them close to you, O God, in the name of Jesus Christ, saving the souls, their souls, O Lord. We thank you, O God, for prospering this Bible study. O God, we thank you, Lord God, for what you have on your timetable regarding our Bible study, Lord, our services, the plans that have been laid on the table by our pastor, O God. So we look up forward to the coming Sunday, God. We ask, O Lord, that you will help each one, Lord, to prepare for that day. We thank you above all for the enthusiasm, the delight that you will have instilled in the heart of each one of us, O God. To think, O Lord, that we will be there again, fellowshipping one with another, worshiping you, God, giving you praise and glory on that day, when we will be gathered together to hear your word, to have this worship, O God, to hear and listen and be a part of it. Mm-hmm. We ask that you bless the time together. Oh Lord, thank you for giving us a pastor who is dedicated, Lord God, in serving you, loving us, O Lord, shepherding us, O God, with wisdom from you. We commit this day to you, the Sunday coming, Lord, and tomorrow. And thank you, O God, for bringing in people. Help us, O Lord, O God, to have wisdom, whom to call, whom to invite, Lord. Send us your ministering angels so that we can reach out to people who may be willing, O Lord, to come and join us. Bless this day. Jesus' name. Amen. 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 Thank you, guys. Bye. See you. See you. Jeff. Okay. God bless you all. Pastor Jeff. God bless everyone. Thank you. Thank you. Bless you. Good night po. Good night.
night. Good night, Sister Elby. Sister Lenlen. Pastor Jeff. Good night. Good night. God bless you all. See you Sunday. See you. Tomorrow. Okay, bye-bye.